pinatuyong gulay pati prutas. Ah, kaya pala ako na green para ano, matchy kami ng okra. Hello pa and good morning friends. Another day, another exciting video. For today's vlog, nagprepare ako ng 7 different viral TikTok food trends. Na for sure nadaanan niyo na sa kung ano mang feed 'yan. Mapa TikTok, mapa Facebook, mapa Instagram, mapa Twitter. For sure, isa man lang dito nadaanan niyo na. Gagawin ko 'to para malaman natin kung worth the hype ba siya, kapag ba siyang subukan, kung ka-crave-crave nga ba siya o hayaan na lang. Okay nang natikman ni Kelly. Okay nang sabihin ko sa inyo na maganda lang siyang panoorin. Uy, char! Ilan dito na try ko na, pero karamihan dito hindi ko pa natatry, kaya wala lang hinihintay pa. Excited na ako. Excited na rin yung peanut butter ko. Kaya, simulan na natin, friends. Matagal ko na itong nakita, kaya oras na to try. Pinipilit. Sa mga napanood ko, parang talagang tinutusok nila tapos may ilalabas na plastic. Dapat ko bang gawin din yun? Meron siyang mga aro. Ito dalawa, dito isa lang. I'm guessing dito ipipierce, tapos dito bubuksan. Tapos may sauce. Hindi ko lang may sauce na sa... makamali. Oh well, let's see. Thick ba to? Wala naman plastic na lumabas. Gusto ko na nga lang. Reveal. Huh? Ayun! May sauce! Muntik na ako magtampo eh. Ayun yung plastic na hindi naman sumama. Sobrang lagkit. Uy! Unang-una hindi ko gusto yung amoy niya. Pero ayoko munang i-judge. Marami namang ganun. Mga mabaho pero masarap. Ew. Yuck. That's what she said. It comes with 2 sauces. Hindi ko lang kung ano sila. This looks like mustard. Ba't ang onte? Tipid. Parang isang bin lang talaga yung nalagyan niya eh. And this other sauce, which I have no idea kung ano to. Nakatulong yung sauce. Nawala yung amoy niya. Na hindi ko parang naiintindihan kung ano. Sa napanood ko, hinahalo nila na mabilis. Ganon. Bakit ganito kalagkit? Alam, bumubula na. Tama ba to? Magiging foam. Nakapagod naman to kainan. Wow, parang may science behind this, ha? Whoa! Medyo bumango na siya. Ang dami ko pang itatry na ibang pagkain, kaya taste test na. Huwag na tayo magsayang ng oras, Kelly. Ipamadali sila. Tinatry ko siyang i-compare sa pagkain na kalasa niya, pero parang wala. Ang asim na, ang tamis na. Kinakain ba talaga to as a choice? Kinikrave ba to? Kasi hindi ko siya makitang ikikrave ko. Ayoko na lang sabihin ko ano yung naalala ko pag makikita. I mean, it's worth the try. Lasa siyang okay lang. If I would give this trend a rating, 6 out of 10. Ang ganda ng process ng pagpakakagawa sa kanya. Sulit siya, 139 for 3 pieces. Binili ko to sa Mitsukoshi Mall, yung Japanese mall sa BGC. But, siguro, pag kinain ko ulit to mamaya, papayag na yung dila ko kasi ngayon gulat pa siya. Which is an experience I accept, at least na iba. So if you're open to trying other snacks, then go. Ito namang spicy salmon rice bowl, pinauso ni Emily Mariko. TikToker siya na gumagawa ng very appetizing at aesthetic ASMR recipe videos. And for some reason, sobrang nag-boom itong salmon rice bowl niya. Last year pa ata to, or early this year, ko siya napanood. At ganong katagal ko na rin itong gustong subukan. So finally, matatry ko na siya. Sadly, walang avocado ngayon sa grocery namin, kaya wala akong avocado na hinalo. But it's super easy to make. Pinakain siya with seaweed. Parang sushi bake, pero hindi ko siya binake. Hindi niya naman din kasi binake. Parang pinaghalo-halo niya lang. At least nga ako, ininit ko pa, diba? Taste test. Ang sarap!
Alam mo, isang linggo na ako nagkakamot ng ilong. Konti na lang talaga, putpud na yung mukha ko. Kakakamot. Basta mag-Bermuds kasi. Wala, allergy. Gusto ko pa. Sobrang dali na itong gawin. As in, pwedeng leftover rice, canned salmon, Japanese mayo, kikoman, tapos sriracha. I don't think this is super needed pag ginawa. Pero sarap. Nakasama yun. Mmm. Ito rin pala, kimchi on the side. Sarap. This one, I would give a 9 out of 10. Pag gumamit ka ng canned salmon at tira-tirang rice, sulit na rin siya sa budget. It's so yummy. This is something na I would make pag ayaw akong magluto. Super worth the try. You already know, as the peanut butter queen of the universe of the planet of the black hole, na-try ko to with a little bit of peanut butter. Why not? Kung may peanut noodles, may peanut rice din. Peanut salmon rice. Taste test. Masarap, pero parang mas bagay na sesame-based or sesame oil yung nilagay ko dito. This is still yummy. You're still the best. Don't you fret. Okay, next! Actually, hindi ito yung exact brand na nakikita sa TikTok. But I found a very similar brand. Sadly, times 2 yung presyo nito. I bought this for 405 pesos. Eh, yung sa TikTok, kasi buy one, get one at 200 lang ata. No shipping pa. So siguro naman, may ilalaban ka, no? Face reveal. Parang mukhang kare-kare. Morning fries. Ano to? Patatas? Fries na. Bakit feeling ko mukha akong okra? Ito yung pinakamadalas na nakikita ko sa TikTok, tong dried okra, na sarap yung mga tao. But let's see, I love crispy food. I guess magustuhan ko to. At kumakain naman ako ng okra, lalo na sa sinigang. Mmm! Okay! May pabuto. Kinakain ba yun? Ayun mo, kinakain ko yung sa sinigang eh. Okay, Miss Okra. Dito naman tayo sa sitaw. Sitaw ba to? Parang may tinik. May tinik yung sitaw. Ito naman, apple. May fruits daw eh. Mali. Aray! Okay, gosh! So far, sa okra lang ako natutuwa. Ito naman, jackfruit. Cute yun. Cute. Next, mushrooms. May slight umami flavor siya. Bakit ito pinakasarap? Sarap. Patatas. Next year pa yung expiration niya, pero parang sobrang kunat na. May naman ganun. Last, carrot. Maalat si ate. Ano pa palang sabi? Okay. Interesting enough to try. I wonder kung yung in-order ko sa TikTok mismo mas masarap or hindi. Kung around 100 lang siya, I think it's worth the try and sulit siya sa budget. And a great alternative na din sa mga packaged snacks na nabibili sa grocery. I'd give this a 7 out of 10. Ito! Ganun, ohong na ako doon. Gusto ko na rin i-try itong... Nadaanan ko lang itong trend na to. Hindi talaga siya naging viral, pero yung Coke, linagyan nila ng lemon juice. Parang naging lemonade Coke siya. Coke-monade. Hindi ko alam kung gano'ng karami dapat. Wala, nag-react. Charot. Taste test. Parang na-neutralize yung tamis niya. Pwede na, pero next. Kaya ulit.
Ito yung lagi ko nadadrop nun sa TikTok. For some reason, lagi din siyang out of stock. Kaya ito lang yung nabili ko, yung small version. Pero alam ko may mga grapon talaga eh. As in, ganun ba siya ka nakaka-addict? Kaya na-intriga talaga ako at hindi pwedeng palagpasan ang pag-taste test nito. This is made locally. Dalawang flavor lang yung nabili ko. I think they have 2 more or 3 more other flavors. Sadly, ubus din yung matcha. Prepared sana ako. Naka-matcha outfit ako ngayon. Let's see. Alam nyo pa minsan din, pag may nadadaanan akong alam kong viral food sa TikTok, minsan hindi ko papanoorin all the way para hindi ko marinig yung mga comments nila. Kasi lagi ko iniisip, I'll just find out for myself. At ito na nga, ito na, binlog ka na. Binlog. Bin. So hindi ko talaga masyadong alam kung ano yung i-expect dito. Oo nga pala, itong part ng video na to, mag-start na tayo sa mga desserts or yung mga matatamis. Isang linggo na ako sinisipo na tinuubo, pero laban pa rin po tayo. Hindi rin naman kayo makakarinig ng kahit anong angal sa akin. Of course, I'm gonna do this for you, friends. Ito yung itsura ng chocolate. Wow, mukhang Milo, pero wala siyang amoy. Buti na lang chinek ko. Kung hindi, may ganito ako sa ilok na buong video. At ito naman yung itsura ng Rainbow Crunch. Ito amoy chocolate. Ina-expect ko amoy siyang cereal. Alam mo, tikman ko na lang. Ang dami na lang sinasabi. Wow! Taste test. Mukha siyang maliliit na Coco Crunch! Okay! Taste test. Hindi ko na-expect na masasarap pa ako ng ganito. Kala ko, wala. Pero, with peanut butter. Gusto ko to. Tignan natin kung mapapawagunan ako nito. Ang ganda ng itsura. As a Fruit Loops lover, nasasatisfy ako dito. Yung lasa nito, a lot more subtle than that one. Mukha siya mas matamis, pero hindi. Saba. Siguro mas fan lang talaga ako ng milk chocolate than white chocolate. But this is good too. Konu, baka naman. Konu mukbang. Hit me up. Bago lumipat sa next, try ko siya with peanut butter. Bagay na gumamasa na peanut flavor. I'd give this a 9.2 out of 10. Worth the hype. Affordable siya. Sana lang mas mabilis yung pag-restock nila kasi naghintay talaga ako. Nagkabang talaga ako. Naubusan pa rin ako. Ayan, pagsabayin na natin yung dalawang yogurt trend bago tayo dun sa favorite ko. Ata. Sana. First try ko tong cheaper alternative sa yaw-yaw dahil napakasikat ng yaw-yaw with Biscoff sauce. Nakapanood ako sa TikTok ng mga homemade version. Pag gusto mong makatipid o kaya nag-crave ka sa bahay at sarado na lahat ng mall, tignan natin kung masasatisfy niya nga yung yaw-yaw craving mo. Sobrang interesado akong malaman kung ano lasa nito kasi kami magkakapatid talagang sucker for frozen yogurt. As in, tuwing nasa mall, naghahanap lagi kami ng mga frozen yogurt. Lalo na ngayon na may hype ulit siya, di ba? Let's find out. Nagmelt ako ng Biscoff sauce. And this is the Greek version ng Nestle yogurt. Para ata may unting asim, just like froyo. Let's see what you got! Alam mo, nainis na rin ako dito sa Biscoff na to kasi sobrang sikat niya. Yung tatlong grocery na malapit sa akin, laging out of stock. O kaya kung meron man, isang peraso na lang, tas yung crunchy version, yung mas gusto ko yung creamy. Siyempre, hahanapin mo pa rin yung talagang froyo na nakaswirl, ng cute-cute, na may ibang toppings. Pero how could I complain? This is a lot cheaper than yaw-yaw and going to the mall, di ba? Magbibihis ka pa. Ito hindi. Kahit naka-chinelas ka lang, kahit naka-pantulog ka, kahit naka-hubad ka kung gusto mo, pwede ka pa rin gumawa sa bahay. First bite, taste test. Para may makakatipid po ng onte. Kanina pala nag-garanta ako na out of stock. So, ba't ako may ganito? Binili ko pa to sa Healthy Options. Hindi ko alam kung bakit, pero mas mahal yung kanila ng 100 pesos. Pero syempre, do it for the vlog. Do it for my besties. Mmm.
9.5 out of 10. What's up? Peanut butter, ice cream. Yogurt. Isa na bagay magkasama. Ang sarap! Pakamot na naman yung ilong ko. Next, another trend na akala ko ito lang yung mga trend na nilike ko at sabihin ko, gawin ko nga to someday. Mas never nangyari. Hanggang sa lahat na lang ng trend na pinapakita to, nilike ko. Pero syempre, I'm a changed woman. Itatry ko na siya para sa inyo at para na rin sa akin. Sa totoo lang, sobrang dali niyang gawin pero medyo makalat kapag mali yung kapag mali yung temperature ng melted chocolate mo, kailangan mabilis ka din gumawa kasi tumitigas siya agad. Itong version ko, linagyan ko pa ng honey kasi hindi ako naniniwala na matamis na siya enough. Pero nung dinip ko na sa chocolate, parang, shucks, di ko na ata dapat tinagay yun, pero oh well. Ooh! Ganda niyang tignan. Taste test! Ako lang ba? Pero pag frozen kasi yung chocolate, nawawala yung lasa eh. Parang dapat room temperature ang chocolate. O melted, pag kinakain. Lalo na, dark chocolate yung ginamit ko dito. Ay di mas lalong dapat nalalasahan siya. Pero wala, walang lasa. Buti na lang yung isa iniwan ko, hindi ko siya dinip sa chocolate. Hindi naman dahil alam kong magiging walang lasa yung chocolate, pero dahil gusto ko chocolate. Try na may peanut butter. Yung tsura niya pag hindi nakadip sa chocolate. Bagay sa white chocolate kesa sa ewan ko. Alam mo, sari-sari yung preference na lang to. Huwag yun ang pakinggan. Huwag na. Try ko siya with peanut butter. Naging pink yung peanut butter. Thank you. Taste test. Wala akong masabi kasi parang sana bumili na lang ako ng strawberry yogurt. Tapos linagyan ko ng melted chocolate sa ibabaw. Mas maganda lang siguro siyang tignan. Ewan ko ah. Pero para sa akin, hindi siya masyadong worth the hype. Pang-aesthetic lang siya. I'd give this trend a 5 out of 10. I-try nyo pa rin kung gusto nyo. Wala namang pipigil sa inyo. Kaya magpapapigil sa akin. Last but not the least, itry naman natin tong Korean dessert. Korean hydrating, refreshing, rejuvenating dessert. So, saktong-sakto lang siguro sa akin to. Medyo dehydrated pa ako sa cocktails na mga nainom ko kagabi. Kwashe, show me what you got. Hydrate me, please. Gagayahin ko yung ibang nakita ko sa TikTok. Ginawa nilang bowl yung kalahati ng watermelon. So, skin rape ko lang yung watermelon. Nagtira ako ng unting juice niya. Tapos, pagkakaluhaluin sila dito, lalagyan ng milk, ng Sprite. Tapos, yun na yun. Watermelon, of course. Alam, puno na agad. Honeydew. Yung iba, nilalagyan nila ng ice cubes yung kanila. Hindi ko nilalagyan ng ice cubes. Ginawa ko na lang, finraise ko yung fruits. Strawberries. Strawberry. Apples. Parang sana ito talaga nilagay ko dito. And then lastly, some blueberries. Ang cute! Before the milk. Cutie! Parang dinitin ako palang na-refresh na ako. Strawberry milk. More strawberry milk. Ang bigot! And then Sprite. Wow! Ang ganda! Sana all dessert. Habang naghahalo, oo nga pala. Alam ko meron pang isang dessert trend na fruit roll-ups na may ice cream sa loob. Tapos binabalot siya sa likit pa siya parang sandwich na matigas na may pa-ASMR. Nagawa ko na siya dati at pinost ko siya sa TikTok ko. Gusto ko sana siyang ulitin at ipakita sa inyo. Pero nakatatlo akong candy corner branches. Out of stock si ating fruit roll-up. Hindi naman na sobrang sikat yung trend na yun. Hindi naman na siya viral ngayon. Pero hindi ko lang bakit di sila nag-restock. Parang kailangan ko lang mag-explain sa inyo kasi at some point naging sobrang viral niya this year. Anyways, yun tayo sa ating last viral food. Taste test. Nung sinabi ng mga TikToker na hydrating to, ramdam na ramdam ko. Ayun lang. Nakaka-brain freeze siya.
Ang ganda niyang tignan. Ang dali niyang i-assemble. Hindi siya sobrang budget-friendly. Lalo-lalo na sa blueberries, pwede sa strawberries, lalo na sa bansa natin na very seasonal lang yun at yung iba imported. But worth the try. Gets ko din yung hype. Noong una, hindi ko dapat lalagyan ng Sprite kasi parang makakagulo. Kaya lang, ayoko naman sirain yung trend. So, I think, nakatulong talaga. Ang sarap na naman yung Sprite. Last na siya. Na may parang konting fizz. I'd give this trend a 9 out of 10. And my video also ends here. Sa totoo lang, medyo na-surprise ako na halos lahat na gustuhan ko talaga at worth the hype sila. If you have any other suggestions, mga ganitong gimmick-gimmick sa akin. At kahit sobrang nag-enjoy ako dito, I'm still up for the challenge. Baka gusto nyo akong takutin, gulatin nyo ako, iyanig nyo yung mundo ko. Anyway, thank you friends for watching. If you want to stay updated with my life, go follow me on my social media accounts. From time to time, nag-post ako sa TikTok ng mga kung ano-anong taste test ng mga kinakain ko at the moment at yung mga nag-viral at mga... So go follow that if you wanna see it. Hindi ko na masyadong papahabain pa ang vlog na to. I hope you're taking care of yourself. I hope you're hydrating yourself. I love you all so much. Eat good, eat right, sleep well. I love you, bye-bye.